At sa iba pa ring balita, nagtamo ang hinihinalang hazing victim na si Mark Andre Marcos ng traumatic injury sa braso, hita at binti. Batay po yan sa autopsy report ng pulisya. Saksi si John Consulta. Sa paghatid ni Mark Andre Marcos sa kanyang huling hantungan, lalong umigting ang sigaw na hustisya ng kanyang pamilya. Ang galit na iniluwal ng trahedya. Higit daw na nadama ng pamilya nang mabasa ang autopsy report kay Andre na nagdiretalye sa tinamunyong traumatic injury sa braso, binti at hita. Dahil sa mga bugbog, nagkaroon ng hemorrhage sa kanyang iba't ibang internal organ. Dehydrated din daw si Mark Andre. Sa aking pagtatanong anong naging dahilan nito, maaari daw na ito ay talagang sobra na yung nagkaroon ng hemorrhaging sa kanyang internal ano, na nagdulot na rin ng pagmamalfunction ng kanyang mga internal organs. So ibig sabihin, sama-sama na rin yan eh. Extensive talaga yung mga tama niya. Hindi na ito hazing. This is murder. Inihanda na ng pamilya ang laptop ni Andre para makakuha pa raw ng impormasyon sa mga miyembro ng Lex Leolong Fraternitas. Ang grupong sinalian ni Andre sa kanyang unang taon sa pag-aaral ng abogasya sa San Beda. Iti-turn over din ng pamilya ang damit na huling suot ni Andre, maging ang blue-green na tuwal lang ito na hindi raw kay Andre pero nasa kanya ng isugod sa ospital. Ito yung pantalon na ito, ito yung paborito niyang suotin na pantalon. Patuloy na panawagan ng pamilya Marcos, lumabas na at makipagtulungan ang mga taong may alam sa totoong nangyari kay Andre nang sa gayon ay magkaroon naman ng hustisya ang pagkamatay ng binata. Ayon sa pulisya, inaasahang makakatulong daw ang paglutang ng dalawang kapwa neophyte umano ni Andre na nagsumite na ng mga sinumpang sinalaysay. Sa payag ni Christopher Ryan Maranan, binanggit niyang kasama sa mga estudyanteng dumating sa Las Piñas apartment ng kanilang frat noong July 28, si Andre at ang suspect na si Gian Veluz. Kinabukasan, araw ng Linggo, dinala raw sila sa farm ng pamilya Veluz sa Cavite. Ayon naman kay Ephraim Daniel Lara na nagpakilala rin kapwa neophyte ni Andre, ala una ng hapon ng July 29 nang simulan daw ang hazing. Pinalo raw sila sa bawat letra ng mga salitang Lex Leolong Fraternitas. Ginulpi rin daw sila habang tinatanong sa mga pinag-aaralan sa College of Law. At muli, habang pinapakilala sa iba pang biyembro, kumakain na raw sila nang matumba si Andre. Nataranta umano ang mga master ng frat at saka dinala si Andre sa ospital. Kinabukasan, inutusan daw sina Lara at Maranan na makipagkita sa pamilya ni Andre at sabihing maayos daw ang kanyang lagay. Sa ngayon, hindi pa rin sumusuko si Gian dahil wala pa namang warrant of arrest. Pero haharapin daw niya at ng ama ang anumang ihahaing kaso laban sa kanila kung sakali ayon sa kanilang abogado. Bukod kina Lara at Maranan, nanawagan na rin ang pulisya sa mga bagong tukoy na neophyte din umano na sina Marco Lopez at Mark Abansag na mas marami pa umanong nalalaman. Kung nakakuha kami ng affidavits nila, at na-narrate nila doon yung kanilang alam na kapag mention sila ng mga names na naging kasama doon at saka na-identify nila yung ibang mga maaaring suspects. Sa siyam na sumailalim sa initiation ng July 29, apat na lang ang hindi pa nakikilala. At kasunod ang paghahain ng hiwalay na reklamo ng ama ni Andre, isang amended complaint ang inihanda ng pulisya. Dagdag kinagiyan Veluz at mga kasambahay na sina Soledad Sanda at Marlon Godayo, ang ama ni Gian na si Angrito Itan Veluz, si Cornelio Marcelo na siya raw nakatext ng pinsan ni Marcos, at isang Paisy Alim na recruiter umano ni Maranan at Lara. Bukas naman ipapadala ang summon ng San Beda College sa mga estudyanteng pinangalanan sa isang anonymous letter sa pamilya Marcos at sa pulisya. It is a fact-finding mission wherein we will determine the liability of the students based on the charges against them. They will be given an opportunity, number one, to present evidence, to answer to the allegations. And of course, after that, if they want to ask for assistance of counsel, they will be given the right to do so. Mula sa Ramos Tarlac, ako si John Consulta, ang inyong naging saksi